isang PBA season na naman ang natapos mga Tsong. Ating nasaksihan ang mga players ng hinding-hindi papatalo lalo na't siya ay naagrabyado. Ngayon nga ay bubuo tayo ng ating starting lineup para sa mga pinaka-bad boy ng ating liga na PBA mga Tsong. Pero syempre, bago natin simulan yan ay sabay-sabay muna nating pindutin ang like button at pati na rin ang subscribe. Ang hindi pipindot ay siyang itatapat o ilalaban natin sa ating PBA Bad Boys Starting 5. Magsisimula muna tayo sa central position. Sino ba sa tingin nyo ang pinaka-bad boy sa posisyong ito? Pipiliin natin dyan si Michael Miranda. Noon nga ay tinawagan ito ng Flagrant Foul 2 nang sipain nga nito ang alam mo na ni Chris Ross mga Tsong. Tinawagan nga din ito ng Flagrant Foul matapos nga tuhurin ang ulo ni Jerome Teng. Napakasakit nga niyan dahil hindi nga aware si Jerome Teng na tuhurin siya sa kanyang ulo. Dumako naman tayo sa ating power forward position. Ipapasok natin dyan si Big Bo Belga. Kung pagiging bad boy lang ang pag-uusapan ay ito talaga, number 1 pick overall, wala nang iba. Dito nga ay makikita natin kung paano balibagin ni Bo Belga ang import ng Hinebra. Parang MMA na tinakedown nga ang ginawa nito. Sa sobrang sama nga ng bagsak nito ay nalilipit nga ang import sa sakit. Ito naman ay hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Screen ba to o elbow screen sa face? Nagmukhang kawawa nga dito si Chris Ellis mga Tsong. Sumunod naman ay si Kelly Nabong para sa ating forward position. Kung angasan lang ang labanan, di ito papatalo mga Tsong. Matapos nga ito makashoot sa 3 ay humarap nga ito sa bench ng TNT at pinakitaan nga ito ng dirty finger. Hindi nga po ito napansin ng mga referees pero kitang kita nga ito nang ipakita ang replay. Isa na rin rito ay noong ma-thrown out nga ito matapos mabigyan ito ng 2 technicals dahil sa panghaharas sa referee. Sinabi nga rin dito na binigyan niya rin ng dirty finger ang referee ngunit hindi nga ito nahagip ng camera. Idagdag natin dyan si Calvin the Beast Abueva. Mawawala ba naman sa ating bad boy lineup si the Beast mga Tsong? Maalala nga natin nang ma-eject nga ito noon nang suwagin niya ang isa pang bad boy ng China sa FIBA Asia Cup 2017. Ang pagiging bad boy naman nitong si Calvin ay usually hindi naman siya ang nauuna. Pag tinira mo nga ito ay tsaka lamang siya babawi pero mas matindi nga lang. At sa point guard position naman ay walang iba kundi si Terrence Romeo. Marami nga nagsasabi na medyo nagbago na nga ang ugali ni Terrence Romeo mga Tsong. Lately nga ay maraming beses na nga uminit ang ulo nito habang nasa hard court. May pag-taunt, may pagbato ng bola, panununtok, at kung ano-ano pa. Ayan na, kumpleto na ang ating starting 5 mga Tsong. Pero syempre, kung meron tayong bad boy starting 5, ay dapat meron din silang isang bad boy head coach. Para naman ma-involve kayo sa video na ito, ay bibigyan ko kayo ng chance mamili kung sino nga ba sa tingin nyo ang karapat-dapat nilang maging head coach. So ayan mga Tsong, hindi naman porket naging bad boy sila sa hard court ay bad boy na rin sila sa totoong buhay. Maaaring sobrang nadadala lamang sila ng kanilang emosyon habang naglalaro sila ng kanilang sport. Subscribe na kayo mga Tsong para updated sa mga sports happenings.